Hello, my name is Ricardo Altida. Yes, my full name is Ricardo B. Altida Jr. And I would like to talk about the Success Principles book, which is written by Jack Canfield. In this book, I would like to talk about what I learned from the book. And before that, I would like to say that I learned this book and I discovered through internet. That of John Kalup. I mentioned this to my friend already, then someone of my friend on Facebook introduced me about the success principles. I mean, John Kalup did. He read about the success principles and I put it in my blog. This video will be a Taglish or some will be Cebuano because I'm a Filipino Cebuano. And pag-usapan ko ngayon dito is ano-ano yung mga natutunan ko. In this book, in chapter 1, in this chapter, there are many different types of lessons. There is some here, how visualization works. And my mother is here. If you look at this, he crossed out some of it. And sometimes I fold some of this. And it's talk about how people understand everything, or they don't understand something or anything from themselves. It might be anger, sadness. What is the different form of anger? Like anger, angry, revenge, grudge, sadness, fear, hope, love, hate. And some people have yellow alerts, like some will be accidents. You can get killed, hit by the bus. People are very negative right now because of what happened to the news, like the war at Syria or anywhere in my country in Philippines. There's an issue. We are all focused in the news. We do not focus about the book and how people write the book. Most authors will say they become successful, other will authors that most people are successful, but the viewers or the readers think they're greedy or anything, they don't share their money. But most people would say, how do you write a book? Or what's the secret? Do we need to buy their book in order to learn the secret? Yes, you have to. Or you might have not, but for me it's free. It's priceless, or you may pay the price. In the first chapter, you learn is about the visualization works, and your images equals result. Vision plus image equals result, or VIR. There are two options for this: vision plus image equals result. First, you will blame yourself, your employee, your co-employee, your employer, or your system, your boss, the world, earth, the population, whatever it does, what God gives you. Or this one, the second one is you need to be abundant or grateful, happy on or what you can contribute to the world. Let's say for this example, if I'm a negative person, that would be pessimistic. If I'm a positive person, that would be optimistic. This example is true. I work at Paramount Hotel, and it happened one time because it's during the from morning, afternoon until evening. Sometimes the elevator will be closed, the Paramount. It might be locked, then I call one of my co-employee. If I become panic of that and think I would not leave it outside or I would be dead in the elevator, that would be happen. I would be true because in our subconscious mind, it means what we think outside the universe. It's about the law of attraction. Our conscious mind, that will be limited ideas. The subconscious mind means your unlimited ideas. That would be billion
1 billion per second ideas or thoughts. If so, only some conscious mind, that would be 1 million thoughts or words. How much we know? Maybe only like 100 words or vocabulary. And the next thing is how to appreciate people. Let's say I like your boots, I like your shoes, I like your dress. This kind of appreciating people instead of like this way, maybe like you greet something or you greet her or him. Hi, good morning. Yeah, I'm Ricardo. How about you? And I like nice to meeting you. This kind of appreciation. There's a different types of appreciation. It is from kinesthetic, in your eyes, it means you love to draw, and some are emotional person, through their heart, they want to feel like they see them, her or him, hug them and everything, or feelings, some would be writings, so they want to read something like little book. I will tell you about this later. And there's like seeing, they want to see you, read. Someone will, they want to believe in you. Someone will be, let's say, even for far or long distance, they will feel it through their presence or spirit. And there are three different types of people, which about to stamp. It means yung apakan ka ng ibang tao, yung ugali mo, lahat ng pagkatao mo, ano gagawin mo? Grouping, magmumura ka, o gaganti ka, magsasampa ng kaso, anger, gossip, marami pa. Hindi ko alam kung maalala ko ito lahat kasi this is around a 400 pages book. And let me pick some other examples of this book. The Cycle of Completion. Principle 20. Let's talk about the principles. This one. Page. I don't know what page is this. 208. In this book, it talks about the cycle of completion. It first is decide. You need to decide, reserve first. First, what we'll do next. What we'll do tomorrow. What we'll do after. What did you do before? What did you do now? The next is plan. What will you be plan? Without plan, your decision will not work. Then, when to start. And after that, to continue. Next, to finish. After that, complete. Another thing. There are 25 ways here to move complete forward. Moving forward. At least write 25 goals each day. This is the one I just changed a bit. 101 goals before you die. It might be scary a title, but it works. I quoted it here: build a network, build your dream and your future. So 101 goals one before you die. I write already around 300 something or 200, around 239. If you accomplish by reading this book, you'll write it down first. Write it down. Done reading the Success Principles at February 24, 2014 at 1:20 p.m. on Monday. And complete, write down the next chapter. The next thing you write down is, I go to Clackamas and I have a job. I fired by a job. Even if you fired by a job, it's an opportunity. Your yes, opportunity. And because if you keep blocking your problem without making a solution, if you're not prepared,
just like my mother, I told her, like, you need to be prepared. If you have problems, then you can find a solution. From my, I quoted and myself, you need to have a failure, or fail means first attempt in learning. We started everything, right? We become a baby, first baby born as an infant. We need to learn first. We need to learn how to talk, how to eat, how to crawl, how to walk, how to study, how to read, how to write, how to walk, how to see each other people, how to become friendly, how to get rid of few enemies, how to get rid of obstacles, how to get rid of trials, and how to have success or triumphs. So, marami pang iba. So, if magsusulat ka, make sure makomplete mo yung 101 goals mo. After that, move to another one. Kapag nakomplete mo yung 101 goals mo, malaking, ano yun, malaking accomplishment. Kahit na dapa ka, pwede na yun. Tapos, babangon ka ulit. So, the another one is rule of 5. Ito ang pinakamalit na goals. 5 goals a week, a day. Tapos, magsusulat ka din or sa computer mo. Tapos, o i-type mo sa laptop mo or computer desktop yung mga goals. Katulad ng pagising mo sa umaga, anong oras ka gumising? 8 o'clock. Kumain ka ng oras, nag-gym ka, nag-park ka, nag-charge, katulad ng ginagawa ko, nagbasa ng book, naglalaro ng Publisher's Clearing House at marami pa. Sulat mo nung time. Tapos meron pa yung isa na book reviews na tapos mo, electronic books na natapos mo. Meron na akong 33 dito na natapos. At isa-isahin ko itong i-review. Marami akong gustong sabihin tungkol sa book na ito. And gusto ko na i-share na ito so, around July, I guess, after ako nag-join sa networking business ko. Then, nagbasa ako ng The Success Principles. Bumili ako nito. Tapos, nakahanap ako ng job as a houseperson, houseman, as permanent hotel kasi nagkaman ako ng mama ko. Tapos, na-fired ako during my birthday. But, it is fine because naka-experience ako. Kapag gusto mo ng job, hindi dahil pang-experience lang o kailangan mo ng resume or after ng college mo, kundi dahil ito sa kailangan mo ganap buhay. Kailangan mo ng pera. Di ba? Kailangan mo ng pera. So, if I were you, kung mag-apply ka ng job, ano sasabihin mo? Hindi yung I want to grow this company or I have skills, I am professional. Mas mabuti na be honest ka, direct to the point, or blunt. After, like, forward, move forward, or not. You're straightforward. Gusto ka ng pera. Pero sa mabuting bagay. Bakit anahin yung pera? Kasi kailangan ng family ko. Anong kailangan ng family mo? Kasi pagkain. Anong klaseng pagkain? Bigas. Or rice. Or... yes, rice or kanin foods or mga sudan or ulam. Anong klaseng ulam ba? Boy, at iba pa. House renting. Anong klaseng house? Yung single family house, complex, or multiple house, or apartments, or condominiums. Dapat be specific. Dapat i-analyze mo yung goals mo. Dapat specific. Anong magkano pera ang kailangan mo? $1,000,000. Ano? Anong klaseng pera? Pesos? Dollars? So, kung iisipin mo, kung merong $100,000 a year ka na taxes, tapos ang ma-return sa $10,000, $10,000, tapos sa $80,000 sa federal, tapos $10,000 sa state. At yan, $10,000 mo. Well, let's say, for example, $8,000 for charities or kawanggawa mo, tapos $1,000 for hospital charities. So, $1,000 na lang. So, sa $1,000,000 na yan, $1,000 matitira kada $100,000 na lang. So, yung $1,000 mo,
$1 million mo, kikita mo yan is like 23,000 pesos or 100,000 pesos each month if abot ng 12 months. So if $1,000 ang matitira sa kada 1,000, ilang 1,000 ang matitira? Bale, $1 million, right? Times 12, $1,000 times 12, because $12,000 na lang ang pera mo kapag malaki yung taxes, malaki ang gagastusin. Kapag malami ka ng pera, anong gagamitin mo? Anong gagawin mo? Bibili ka ng sapatos, marami pa, more than expenditures, rather than. At kapag mag-save ka naman, paano ka mag-save? Gastos ka ng gastos, diba? Okay, let's play a little bit music para maidinig nito. Ito ay Robert Kiyosaki. So, dapat ganito ka mag-isip tungkol sa goals mo. Huwag na lang baka mag-istorbo. So, around 30 minutes, it will be done. 16 minutes is right now. Dapat i-count mo yung pera mo. Let's say, meron kang, katulad ako ngayon, $3. $4 sana, nagbigay ako ng pera sa $1 sa state person. At iba pang late na binigay ko. Dapat parang ka mag-titing. T-I-T-H-E or T-I-T-H-E-I-N-G. Or susulat ko ng e-book Law of Titing. May mga e-book din ako nasulat, tatlo na, for my wife, Raisa Basel, Altida. Hindi pa kami kasal pero willing ako makasal siya. And then, sa goals mo, hindi gaano kalaki yung perang kailangan mo. Yung oras. Pag busy ka lagi, wala kang time sa pamilya mo. Tapos yung family mo or sarili mo, paano ka? What if yung pera mo laging busy sa paggagastos? Ako lang isa sa bahay kaya nagkagawa ko ng video. So, i-count mo from present for today tapos until the future. Yung future hindi 10 years, 5 years. Ang future is buong bukas. Let's say Monday ngayon. Future mo is Tuesday. One day lang. One day. 2 days, mga ganyan. Ganyan. And then, isipin mo yung past mo. Parang English subject lang. Present, past, and future. So, kapag pangit yung past mo, tapos ang result mo sa present is ganun ka pa rin, ano mangyari sa future mo? Pero kapag marami kang pagkakamit sa past mo, tapos binago mo sarili sa future mo, at willing ka maging successful today, maganda yung kinabukasan mo. Pero kapag willing ka maging successful in the future, maghintay ka pa ng 1,000,000 taon o tatanda ka na lang, hindi pa ka pa rin maging successful. Bakit? Wala kang ginagawa, wala kang desire maging successful or yung wants mo or yung needs mo. Yung iba, pinapalaki na lang how nila, kundi yung dapat yung why. Bakit? Bakit ako naging ganito? Bakit ako nasa ibang bansa? Eh kasi gusto ko ng pera para sa family ko. Dahil gusto ng mama ko. Kaya bakit ako nag-aaral? Kasi para magka-college, di ba? Bakit ka nag-high school? Para mag-college. Bakit ka nag-elementary? Para mag-high school. Hindi lang para matuto. Bakit para matuto? Siyempre, di ba? Para mag-trabaho. So, all of us, biniblame natin yung government. Kasi matagal daw, mahal yung college. Gusto na yung mga mahaling school. Yung iba pa nga, very unfortunate, unfortunate kasi hindi makapag-aral katulad ko. It doesn't, lalo na yung iba, inisip nila kapag abroad, magpapadala ng pera sa mga cousins mo, relatives mo, at iba pa. Kasi abroad daw eh, lalo na Amerika, puro dollars. Ang dollars ngayon, o ang Amerika, lubog sa utang din. Bakit bansa, bakit merong taxes? Kung merong government, bakit merong pang Congress, di ba? Merong pang Republicans, Democrats, bakit hindi na ipag-isa-isahin? Merong iba, merong mayor, governor, nagko-collect ng taxes. Ano naman yung taxes? Yung utang ng gobyerno. Ano naman yung utang ng gobyerno? Yung pera natin. Saan tayo nagka-pera? Di ba ang pera, it means cattle or kinder. Or it means bank. Bank means cattle or
galing from the derived words of a cheaper or we live stocks, mga ganun, ganyan. So 20 minutes na, 10 minutes na lang natitira. So marami pa akong book dito. So dapat ngayon alam niyo na kung paano kayo kwentahin yung pera. 'Di ba? Ganito 'yon. Kung ilan yung pera mo, 100,000 or let's say 20,000 pesos. What if yung pera ang ginagastos mo, 1,000 pang shopping mall, let's say 10,000. What shop 1,000 pang shopping mall, 1,000 for deduction, 1,000 for benefits, deduction, 1,000 benefits for fare, and 1,000 for taxes. Tapos 1,000 for bills mo, 1,000 para sa anak mo, let's say dalawa yung anak mo, tatlo, sampo, ilan pa, tag 1,000 yung baon kada isang week. Kasi if 1,000 per month ang baon nila, hindi yung gaano kalaki. Tapos dalawa yung anak mo, what if 1,000, so 2,000 kada isa sa kanila. Tapos sa wife mo, 1,000, so ilang matitira sa'yo? Wala. Mga 2,000 or 1,000 na lang. Tapos, anin mo yun para sa sarili mo. Bills, pangbukas pa, pangkain. So, ganun kalait ang pera. Dati kasi, ang laki ng pera, gold at mine at silver. Saan yung chapter na ito ni Robert Kiyosaki? Pero, i-advance ko na. Kasi most people right now is thinking about the money, not the products. You should ship it. Deliver it. You should take the price. You should travel for it. Ganito yan. Tulad ng sabi ni Napoleon Hill. Naisip mo ba kung bakit ka nakapunta sa ibang bansa? Let's say, nasa Cebu ako. Bakit ako pinalaki sa Bohol? Kasi may barko. Sinong gumawa ng barko? Yung mga tao. Sinong nag-drive? Yung mga professional or qualified na captain. Sinong gumawa? Mga workers. Ito plano at marami pa kasi pumunta ka ng Manila, tapos nag-Japan, tapos nag-America, Portland, tapos nag-California, nag-Washington. Kasi ginagawa ito ng tao. What if free ito? Sinong gagawa? Saan tayo gagawa? Saan tayo gagawa ng chemicals o mga ano pa, invention? Bakit hindi libre? Di ba? Kasi pag iniisip natin libre sa iba nga, walang value. Pero kapag puro naman perang hinahanap mo tapos gusto mo magkapera sa ibang tao, walang lalapit sa'yo. Kapag nag-networking ka naman, walang lalapit sa'yo kasi puro perang iniisip mo. Hindi naman iniisip mo na mukhang pera tayo kasi dapat, if willing ka matuto, willing ka yumaman, dapat yung mga tinutulungan mo, yumaman din. Lumapit ka sa mga taong mayaman na. Hindi yung mga taong lubog sa utang. Pero if lubog ka naman sa utang, katulad ng mama ko, ayun, hindi lang pang experience or dapat ka matuto, dapat kumuha ka ng action. Hoping, praying, believing is not enough. You should take action. Hindi ko naman iniisip, sinasabi na si Jesus ay walang ginawa ko, kundi mag-pray lang tayo. Nag-pray ako nang nag-pray nga makapagpira ng $150 para sa wife ko si Reza. So, nagawa ko. Ang pinangako ko is February 21. So, nagawa ko. So, if lagi kang wala kang belief sa sarili mo, hindi kang magiging successful. Ganito yun eh. Meron tayong emotional roadblock or sa pagiging successful. First, lack of fear. Second, emotional belief. Third, emotional roadblock. Mga ganyan, ganyan. Well, kulang at kasi natatakot tayo sa mundo na to. Diba? Kasi baka mabagsak ng aeroplano, maaksidente. Si Jesus, hindi ganawa yung earth para sa tao lamang. Kundi para magkapera. Hindi ang earth hindi ginawa para sa pera. Ang tao hindi ginawa para sa pera. Kundi ginawa tayo para mabuhay. Diba? Mostly ngayon, we cannot go outside naked or having sex outside or anywhere. Kasi kahit konting scandalous lang, pinagbibidyo na ng mga Filipino, American, hinuhuli na, maraming patayan, government daw,
bakit may government? What if walang government? Mabubuhay ka, di ba? What if walang housing? Kasi puro na populated ngayon. Kasi kahit magtayo ka ng real estate at marami pa. 5 minutes left. So, emotional roadblock. Yung babag sa sarili mo. Ano yung babag sa sarili mo? Yung kasi kasal ka tapos may mahal kang iba, di ba? Tapos ayaw mo. Okay. O kaya gumanti ka kasi may JF sa, may iba siya. O iba pa dyan. Fear o natatakot tayo. Self-destructive behaviors, emotional belief, lack of destructive behavior, lack of beliefs, immaturity, at marami pa. Ganito isipin mo para mawala yung mga toxicity ways mo, toxicity. Yung mga toxic friends mo, it means parang poison yan. Kapag hindi mo inalamoy, inamoy, o tinikman, tapos nakakahilo pala. Magtara-try doon sa'yo, mamamatay ka. So, mapupoison ka. Dapat tumayo ka sa mga taong yun. Ilista mo lahat ng mga friends mo na mabubuti, yung very trusted mo friends mo, at yung hindi trusted, tapos hindi yung mga kilala mo, lapitan mo sila, humingi ka ng tulong, let's say gusto ng $1 million. $1 million. Or, let's say, totoo ito. Lumapit ako sa mga friends ko para mag-join sa networking ko, tapos walang sumali. Di ba friends na? So, dapat financially, dapat magtutulungan. Pero may iba willing sumali kaso magpapabayad pa sa'yo. Kasi mag-join tapos may partner. Pero may iba willing mag-share ng opportunity. Kahit may opportunity ka tapos may opportunity din siya, ipapasali ka sa kanya. So sila kikita, di ba, ng pera. So ganito yung sa networking, kita-kitaan lang ng pera. Kahit gan marami akong bok dito. Kasi mostly nila, katulad nito, mostly sa kanila, hindi tanggap na wala silang pera. Para makita yung collection ko dito. Ito. Yan. Ang isipin lang, meron tayong core genius. Yung core genius, dapat isipin mo na meron tayong core genius or yung dapat genius ka. Isipin mo genius ka, magagawa mo lahat. Yung gusto mo, walang impossible, walang impossible. Dapat magagawa mo lahat yun. Yun na the success principles. Dapat matuto ka anong mga secrets nun. Kasi hindi lang ito ginawa para yumaman ka bigla, kundi para sa sarili mo. Hindi nakakayaman yung pera. Ano yung nakakayaman? Kundi yung asset mo. Yung time, yung oras, yung pera, ikaw sa sarili mo, sa Panginoon, yung health mo, spirituality, tapos, intuition, yung intuition mo dapat, yung inner voice mo yun, meron kang intuition, yung nadidinig ka sa boses mo, hindi dahil may bipolar disorder ako, tapos nakakilig ng tinig. Yung nagsasalita ka ngayon, wala ka nasasabi mga letra, di ba? Hindi ka nagtatype ng keyboards, hindi ka nagsasalita ng vocabulary, hindi ka nagsasalita ng pa-isa-isa A, C, B, D, A, F, O. Hindi ka nun, di ba? Straight. Hindi mo na kailangan ng grammar. Bakit ang English kailangan mo pag-aralan? Bakit ang programming kailangan mo pag-aralan? Bakit may libro? Di ba? Kung ganun kahirap ang programming, bakit may libro? Pwede naman matuto, di ba, sa bahay. Bakit kailangan ng degree? Bakit kailangan mag-college? Hindi ko dinascourage yung college. Gusto ko mag-aral sa college. Sa Harvard University with my wife, Raisa Fazel. Hindi pa kami nag-meet. Nag-meet kami sa Facebook. Maraming ayaw kasi daw online. So, 1 minute lang. Baka magtagal pa ito. Gusto sana magustuhan yung video. Walang background music, wala lahat, walang sulat. If gusto nyo pa matuto kung ano yung nasa laman ng libro, basahin nyo, bumili kayo. I don't ask you to join in my company. So the next thing, if all books and e-books I read, I will share my personal experience. So 30 seconds left. My name is Ricardo Altida from Cebu. My father is also Ricardo. And my mother is Maria Faye. So, thank you so much. And my sister is Maricar. And some people na minamahal ko na nasa langit na. Some people na wala na. I love you sa lahat sa inyo. I hope walang namamatay na tao. Yun lang wish ko. Paalam.